kaibigan. Napakalaking tulong ng internet sa ating buhay, ano? Pero maniniwala ka ba na marami pa rin hindi gumagamit ng internet? Ayon sa National Information and Communications Technology Household Survey noong 2019, 51% ng mga non-internet users ay hindi alam kung ano at paano gamitin ito. Samantala, mayroon din namang mga gumagamit ng internet ngunit hindi nakikilahok sa online selling dahil sa kawalan ng interes, kakayanan, at kaalaman sa pagiging online seller. Kawalan ito para sa ating mga kababayan dahil malaki ang potensyal ng internet para sa pagnenegosyo. Dahil dito, inirerekomenda sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na mabigyang pansin ng pamahalaan ang mga lugar na may limitasyon sa pag-access sa internet. Kabilang rito ang mga kabahayang walang access sa mga ICT devices, internet connection, at kuryente. Gayun din ang mga may mababang educational attainment, mga matatanda, mga may kapansanan, at mga kabilang sa katutubong pamayanan. Mahalaga ring paunlarin ang infrastruktura, gaya ng karagdagang linya ng kuryente at mga cellular towers para sa mas malawak na signal. Dapat ding gawing mas abot-kaya ang presyo ng ICT services sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang makagamit nito. Kaakibat nito ang maigting na pagpapalaganap ng tamang impormasyon ukol sa internet, mga benepisyo nito, at tamang paggamit nito upang makaiwas sa fake news at data privacy issues. Sa isang konektadong mundo, kinakailangan ang bawat Pilipino ay may sapat na access sa ICT. Ang pagiging mas konektado ng bansa ay magdadala sa atin sa isang mas masiglang ekonomiya. O kaibigan, gets mo ba? Para sa dagdag kaalaman, basahin ang pag-aaral ng PIDS ukol sa access at exposure ng mga Pilipino sa ICT sa link na ito. Hanggang sa muli, kita-kits!